Magandang umaga. I hope na ang New Year ay naging masaya sa ating lahat, lalong-lalong na dito sa Pilipinas or dito rin sa New Zealand. Ngayon po ay summer season na dito. So, marami pong pwedeng gawin. Ang isa sa pinakasikat na ginagawa ng mga Kiwis at ng mga tao dito sa New Zealand during summer is camping. But then, kailangan mo pa rin isipin saan ako magka-camping, anong mga i-ready ko during camping. And then since katatapos lang ng Boxing Day noong December 26, so marami pong mga sale na nagaganap. So karamitan po 50 to 75% sale sa mga product. So pwede kayong bumili ng mga gamit for camping. Isa na po doon ang binili ko sa Torpedo 7 na tent, which is good for two. So half the price, so murang-mura lang po siya. And then I tried to scout or look for a camping site na pwedeng managed by the government, pwedeng public lang, or pwedeng private. Mabuti po kung mag-private kasi ito ay well-secured area. And then meron din po silang ino-offer na facilities like powered and non-powered facilities. So what I did was actually to reserve for a non-powered ones, since of course daily ginagamit mo ng power, so this time you want something new or something different. And then isipin mo din saan ba ako magka-camping. Is it outside of Auckland or is it, you know, within the vicinity or maybe in the South Islands? But then isipin mo din how much kaya magagastos ko. If you want to go to the South Islands, you need to pay for the plane fare and then syempre iba pang gastos. And then since first time ko mag-camping, naisip ko dito lang siguro sa mas malapit, pero dapat yung ambience niya para ka rin nasa probinsya. So this time nakahanap ako ng isang magandang area, which is the Takapuna Beach and Holiday Resort. Kung mapapansin po natin dyan sa view na yan, marami pong camper vans, meaning marami pong mga taong lumalabas. Ginagamit po yung camper vans, meaning ito po yung parang bahay na kung saan nila gusto pumunta. At the same time, since summer, so pupunta sila sa mga camping sites, and then meron din silang mga dalang tent na pwede nilang ikabit lang sa tabi ng kanilang camper vans. So sa area po na ito, kung makikita nyo, itong maliit na area na to, anim lang pong pupwede na tents na pwedeng maikabit. So that time, parang apat pa lang na tents ang nandyan. So mas madali naman pong magkabit ng tent, may mga instructions naman. And then when you go outside, makikita mo marami siyang parang boat or mga kayaking. So nakaka-excite ng lugar. And then marami din pong sisiling, so kahit mga babae, makikita mo, meron din mga nag-jet ski. So may mga nagsiswimming. So depende na lang po sa gusto natin, or pwede rin mag-picnic or mag-swimming. Pero naisip ko, huwag na muna mag-swimming. So yun, palibot-libot lang muna and then nag-relax. So nanonood ng mga taong magsisiling or kayaking. And then, yung iba naman po, mayroon kasing playground sa kabila. So, doon lang sila with their kids. So, masarap po ang feeling kapag nasa labas ka, out for a holiday and break from work para ma-unwind and then mas magkaroon ng mas maraming energy to go back to work after. Ayan, so mas motivated ka, mas ganado kang mag-work afterwards. So, ayan. So, dito kasi sa New Zealand, karamihan po ng tao talagang nagsisave ng money for their holiday or vacation. Unlike sa Pilipinas, minsan naisip natin magastos, so ayaw natin pumunta sa mga vacation. Pero dito, napaka-natural na nila yan, ang mga mag-relax kasi work-life balance nga, ika nga, and laid-back country siya. So, ayaw nila na stress. So, most of the time, December to January, naka-holiday ang mga tao. So, yun po yung mga ginagawa. So, might as well sumabay na din.
Ayan, so maganda po ang view. Marami pong mga bato. Parang feeling ko dito parang mga sa ano to eh. Yung formation ng rocks parang galing sa lava or sa vulcan or something. Kasi nga po ang New Zealand or ang Auckland eh nasa ibabaw po ng 48 inactive volcanoes. Kaya maaari po nasa Ocean Town. Ayan, so napakaganda at sarap mag surfing din dito kasi maalim din siya. Pero medyo mabato. Ayan. So, mas marami naman pa din magagandang beach. But this time, mas gusto ko yung ganito dahil close ka sa nature. May parang gubat at then pwede kang mag-camping. And then, lahat ng tao na siya, most of them are campers. So, yun. Tingnan natin po yung nasa natatayuan ko ay mga bato po yan. So, medyo nag-iingat lang ako. Baka ako malaglag sa mga bato. Ayan. So, nasa likod ko naman mga islands din siya. Or, masaya. So, masaya. Exciting. So, marami pa rin pong pwedeng gawin. Kasi marami din pwedeng iba nagbabike, yung iba nagdadala ng mga alaga nilang dogs. O kaya, yung iba naman ay yun, sinasama ng mga anak nila sa playground para mag-enjoy. Ayan. Ito, pahapon na siya. So, medyo dumidilim niya. So, yun. So, nag-enjoy naman ako sa camping na ito. Basta lang po, huwag lang masyadong bumastos kasi syempre diba marami pa rin priority sa buhay. So, pwede naman mag-enjoy kahit na hindi magastos. Kailangan lang maging practical tayo in terms of what type of holiday or vacation are we gonna take. So, hindi naman kailangan magastos para mag-enjoy. So, yeah. Next time, siguro, pag-explore naman din iba pang lugar. And, ang maganda lang dito, this is my first time to camping. So, exciting. And, yeah, yun pala, oh, makikita nyo banda doon, mayroon lang jet ski. And, one tip pala, kapag nagka-camping, always make sure na kung may dala kayong mobile phone, lagyan nyo siyang in-off. Baka mamaya meron siyang mga maiingay na sounds or mga alarm na pwedeng makahabala sa ibang tao. Marami pa rin yung dapat na camping. Do's and don'ts kapag nagka-camping. But then in general, napakasaya at napakasafe po ng lugar. At ang mga kiwit po ay mga napaka-warm na tao na friendly po sila. Lalo na sa mga bagong mukha at sa mga. Yeah, so enjoy the rest of the video and don't forget to like and subscribe our channel. Thank you. Yung pubs.
mo sinera yung buwan? Sinera. Parang ganito din yun sa Korea eh.